Yung kapatid, naghahanap ka ba ng pagkakakitaan o interesado ka ba ang gusto mong magkaroon ng credit card? So, siyempre, yes ang sagot. So, kikwentuhan lang kita regarding sa ating credit card, no? So, kung ikaw ay first time sa aking channel, so ako nga pala si Police Yako at nag-a-upload tayo ng criminal law, basic criminal law. At inyong lingkod ay isang criminologist. At ito ay gusto lamang natin magkaroon ng video ng regarding sa credit card, sa mga gusto magkaroon ng credit card, no? At siyempre may binigay sa atin na referral ng SOS para sa mga friends natin. So kung gusto nyong mag-avail, ilalagay ko dyan ang link sa baba. So, pindutin nyo na lang. At kung qualified kayo, ay magkaroon kayo ng credit card. Congratulations sa mga papasa. Ayan. Kung tatanungin nyo, no, so, ano nga ba ang silbi ng credit card? Siyempre, utang yan eh. Ang una kasi nating iniisip ay utang yan. Bakit ako kukuha niyan? Eh, masakit sa ulo yan. Eh, talagang masakit sa ulo yan kung wala kang disiplina. Eh, kahit saan naman bagay, no? Utang ka ng utang. Eh, kung wala ka naman pambayad, bisa sakit talaga ang ulo mo. Diba? So, simple lang ang isang rules sa pag-utang. Ito ang paninindigan ko sa pag-uutang. Sino ba ang mga kumpanya? Sino ba ang mga tao na walang utang? Kahit mga kumpanya ay milyon-milyon o bilyon-bilyon ang utang niyan. Nangutang yan. O maaari sa ngayon, naging successful sila, wala na silang utang. Pero I think, manlalang yung kumpanya na hindi nag-uutang, nag-i-invest talaga sila. So ito lang ang paninindigan ko sa utang. Huwag ka na huwag kang uutang kung hindi ka kikita. Bakit ka uutang kung hindi ka kikita? Ay, di talo, di ba? Parang ano lang yan, buy and sell. Huwag mong bilhin yan kung hindi ka kikita. So, itong utang, ganun din. Huwag kang uutang kung hindi ka kikita. So, ngayon, kung kikita ka, ay di mag-utang ka kasi kikita ka eh. Ganun lang. So, alam niyo ba guys, ako ang to i-Swiss isa. So, ganun, ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, walo, siyam. O, nine ang credit cards ko. At sa ngayon, ang pwede kong utangin ay sabihin na natin, more or less, 1 million. 1 million. Walang halong biro yan, guys. Totoo yan. So, itong walo ko, assorted ang amount niyan. Mayroon dyan 40, mayroong 80, mayroong 200, mayroong 250. Pinakamataas kong credit line sa ngayon ay 250. So, 2 years from now, maaaring madoble na yan. Kasi kung maganda ang performance mong magbayad, guys, so yung credit line mo ay annual na lumalaki. Taon-taon yung lumalaki. Double ng double. So, di ba? So, ngayon, paano ba ako magkakaroon ng credit card? Police ako. Ang kulit mo naman. Ayaw ko nga ng utang. Pero sige, paano ba ako magkakaroon ng credit card? Abay, siyempre, may credential ka. Ang unang-una mong titingnan dito ay meron kang income. Siguro, kung isa kang empleyado, mas isa kang businessman, no? Meron kang business. At least, minimum of 15K to 20K ang inyong income. At siyempre, meron kang valid ID. Kung scratch zero ka pa ngayon, no? At mag-uumpisa ka pa lang. Pero kung meron ka ng existing na isang credit card, at least 6 months yan. So, mas madali ang magkaroon ng another one na credit card. Kasi, pag bina-crunch check niya ng bangko, maganda ang credit line mo, ay automatic. Automatic yan. 99% i-approve nila yan. Di ba? So, tanong, bakit ko ba kailangan maging credit card? Simple lang, kapatid. Kung
gusto mo nga ng pagkakakitaan, di ba? Gusto mo nang mag-earn ng another income. Gusto mo ng sideline. Gusto mo pa ng kumita kung kumikita ka ngayon ng 20 mil sa pagiging empleyado mo, sa pagiging business mo. Pwede kang matulungan ng credit card at madubli yan. At hanggang sa wala ka ng pakialam sa sahod mo. At nagpo-focus ka na lang doon sa income ng credit card mo. Paano nga ba yung kumikita? So, ano ba gagawin ko dyan ba para kumita? So, kung gusto mo, katulad ng ganitong ginagawa natin, so, sa credit limit natin na more or less na 1M, so, yung almost kalahati niyan, pinapaikot natin. So, as a mga kaibigan natin, so, niraride natin sa pagpapaswipe. So, binibigyan tayo na nag-charge tayo ng kaunting halaga. Sabihin na natin, 3% isang buwan. Diba? Malaki yun. So, sa pamamagitan, assorted. Ang karamihan natin kinukuha ay cellphone, appliances, kahit ano pa na pwedeng i-installment ng credit card. At almost yung kalahati niyan, ini-invest natin sa pagkakakitaan. Tulad ng mayroon kang bibilihin, nakikita ka ng 8% or 10% sa isang transaction. Mabilis ang approval dito guys sa credit card kapag mayroon kang credit limit. Almost 3 days to 5 days lang or max agad na yung 7 days. Andyan na agad isang tawag mo lang. For example, nagkaroon ka na credit limit na 200K. So, mayroon kang opportunity na gustong i-avail para kumita ka. So, yung 200,000 na yun, pwede mong utangin sa kanila na may interest na sabihin natin, 1%. O, maaaring bumaba dun. Maaaring maging 0.59 o 0.89% per month ang ibibigay mo lang na tubo. Magkano lang yun sa 200 ang interest nyo sa point. Sabihin natin 1%. Ay kung yung transaction mo, bibilihin mo, ay kikita ka ng almost 10% sa isang buwan, ay di panalo. So ibayad mo yung 1%, may 9% ka monthly, ay hindi na masama. Diba? Hindi masama. So, yun po ang function. Yun ang power ng credit card. Bukod sa mga personal mong pangangailangan na installment basis, hindi ka naman pwedeng pumunta dyan sa mall na aastang uutang lang na wala kang credit card. Subukan mo kung pautangin ka dyan. Nako, credit card lang. Yan, sa home credit, meron dyan. Eh, napakalaki naman ang tubo. Bakit kalalati itong kung meron ka namang card? Yun po. Kung ito ay applicable sa inyo at disiplinado kayo at gusto nyong magkaroon ng another income na at least umpisahan nyo sa maliit, 20K o 5K a month o hanggang sa lumaki. So by the way guys, so i-brief history ko lang kung paano ito dumaming aking credit card. No? Noong una, ayaw ko talagang magkaroon ng credit card. Naalok ako niya, tumatakbo talaga ako, no. Ang napakalaking no. So, one time, parang aksidente lang. Mahilig talaga kasi akong mag-ipon. So, nag-open ako ng account sa isang branch ng bangko, I think sa Maynila, no? Doon sa Hobson branch ng Metro Bank doon. Nag-open ako ng account doon. Doon ko kasi nilalagay yung ipon ko. So, umabot ng, sabi na natin, more than 15K to 20K above. So, one time, naka-receive ako ng tawag ng agent ng Metro Bank. So, inalok ako na kung gusto ko daw magkaroon ng credit card. So, yes ang sinagot ko. At yun, through phone, in-interview na ako. Binigyan niyo yung detalye. Kung tinanong niya ako kung saan ko daw gustong i-deliver yung unang-una kong credit card. I remember, I think, noong ano yun, 2012 or 13, ganun. Sabi ko, sa bahay na lang. So, doon ako nag-umpisa hanggang sa
Noong una, hindi ko lang pinapansin. Just personal, ano lang, personal use lang. Kung gusto kong, kailangan ako, may bibilhin. Ayun lang. So, madalang ko naman, siguro natulog ng mga ilang taon yun. So, since 2015, nagkaroon ako ng idea, bakit hindi ko gamitin itong credit line ko na, yun, nagkaroon ng counting sideline. May mga kasamahan ako na gustong bumili ng mga appliances na installment, pero wala silang pang-cash. So, binigyan ko sila ng pagkakataon. Sige, pre, bayaran mo lang ang transaction fee na 50 pesos. 50 pesos. Tutulong ko na sa'yo yan. Tulong ko na sa'yo. So, monthly, bayaran mo ako. Yung 50 pesos, transaction fee lang yan sa, para sa konting abala para pambayad natin sa banko. Kasi hindi ako pumupunta dati sa banko para magbayad. So, through ATM machine ako, fund transfer, payment. Doon ako nang babayad. So, ganun lang. Wala akong idea ng pagkakitaan. So, one time, nagkaroon ako ng pakilala ka na medyo ma-expert agent dati sa credit card. Nagkakwintuhan kami na ganito ginagawa ko sa aking credit card. May isa ako. So, ang sinabi sa akin, lugi ka dyan. Masyadong maliit yung charge mong 50 pesos. So, gawin mo 3% para parehas. So, hanggang sa ginawa kong 3% per month. So, paano ba yun? Alimbawa, ang kukunin niya ay 10. So, kung 3% doon, monthly. So, monthly yung bibigay siya. At chachap-chap, i-install niya yun sa'yo. So, doon pa lang, kumita ka na ng konti. So, hanggang sa kinukulang na yung credit card limit ko. So, kaya hanggat sa may nag-offer na ulit sa akin, siyempre, mayroon ka ng existing na credit card, madami na, ay may isa ka na. So, more than a year na yon. Hanggang sa dumami. So, yun, pumasa tayo sa mga other application ng credit card, lalong-lalo na si Citibank, ang laki ng initial na sa aking binigay, no? I think, kung hindi ako nagkakamali, is 100K that time ang nung pumasa ako ay binigay sa akin ng credit limit. So, and so on. Ganon ulit yung ginagawa ko. So, hanggat sa lumaki na lumaki yung credit limit natin at dumami-dumami yung card natin. So, hanggat sa umabot na sa ganitong amount. So, yan lang po ang ideas ko. Yun ang katotohanan, no? So, ngayon, kung gusto nyong pasukin itong ganitong industry, so, at kaya, disiplinado naman kayo. So, pag-isipan yung maigi at may link dyan sa baba. So, may referral yan, SWS. So, mag-apply na lang po kayo. So, thank you for watching and see you again my next video. At muling nagsasabi po, hindi lahat na criminologist ay nagpupulis. Yung isa po ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.